Maayong gabi sa inyong tanan. Sa ating mga kuya at ate na naririto, pati ako ate na rin, nais kong batiin, syempre ang ating mga kasama. Unang-una ang ating masipag, matalino at magaling na mayor na si Mayor Oka Moreno, ating kuya rin. Ang presidente po ng Fraternal Order of Eagles, walang iba kundi ang ating national president na si Kuya Lucio Senisa. Ang sec-gen po na si Earl Quinn Lim. Maraming salamat din nga pala Gilbert sa iyong pagpapakilala sa akin, ha, Kuya Gilbert. Ang ating pong, lahat po ng ating mga past national presidents na naririto. Siyempre po, ang aking kabiyak. Kailangan pa ng batiin. Kasi hindi yan sumasama talaga, pero palagi ko sinasabi, kailangan sumama ka sa Cagayan de Oro dahil napakaganda doon. So ang aking asawa na si Emilio Gonzalez, na isa rin Eagle. At syempre, yung aking kaibigan na si Alec. Alec, alam na niya kung sino siya dyan. Siya yung, kung hindi dahil sa kanya, wala akong sasakyan dito sa Cagayan de Oro. Maraming salamat. At syempre, sa ating mga ate at kuya. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming, alam niyo po, unang-una, syempre, isang karangalan ang maimbita para magsalita dito sa inyo. Sa aking introduction nga, medyo nahiya ako kasi yung aking staff, nilagay pa doon kung ilang boto ang nakuha ko. Pero 2013 yon, hindi 2016. Sayang. Gayon pa man, ako pa rin ay taus-pusong nagpapasalamat. Alam niyo, konting kwento lang. Basta ang imbitasyon ay sa Cagayan de Oro, hindi ko talaga halos matanggihan. Dahil sentimental sa akin ang lugar na ito eh. Alam ko ito ni Kaoka. Noong 2013, nung ako'y kinuha para tumakbo bilang senador, hindi ako talaga sigurado dahil sabi ko, kahit na sikat si RPJ, ako naman ay hindi kilala katulad niyan. Wala akong makinarya. Gayunpaman, sabi nila, subukan mo lang ang una mong puntahan, Cagayan de Oro. Hindi pa ako nakapunta Cagayan de Oro. Pagpunta ko dito, ako ay sinalubong nung governor pa, si Mayor Oka. Kasama ko rin noon si Congressman Clarex Uy. Kami ay kumain ng almusal sa palengke. Naalala ko yun, yun ang pinakaunang sorti ko bilang isang kandidato na politiko. Naalala ko pa, ang sarap ng aming almusal doon sa palengke. Sa likod, ang background namin, puro mga pirated DVDs ni FPJ. Sabi ko, okay na. Hayaan mo na. Dahil at least masaya ang mga tao pag napapanood nila si FPJ kahit na mura itong mga CD na ito. Tapos, nanalo akong number 2 dito sa Cagayan de Oro. Number 1 on si Big Zubiri. Kasi siguro dahil nga tiga Mindanao siya, di ba? Pero ako number 2. Tinalo ko pa nga si Senator Coco eh. Huwag naman siya magagalit. Tapos nung ako naman ay maraming mga pagkakataon na una rin dito, ang unang debate sa presidential elections ay ginawa sa Cagayan de Oro kung saan sabi nila, bakit parang confident ka sa sarili mo at parang ang saya-saya mo. Eh sabi ko, Cagayan de Oro yan eh. Pagka nandiyan ako sa Cagayan de Oro, feeling ko at home talaga ako sa lahat ng lugar sa Mindanao. At pagkatapos no, nagpunta kami ng Panagatan. Yan ang favorite na lugar ko pag narinito ako. Kaya ngayong gabi, ako ay masaya na narinito muli. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin. Maraming salamat sa Fraternal Order of Eagles for choosing me to receive the PIOSA Award, which I am told is the highest award bestowed by a group. At makakatiyak po kayo na lalo ko pong pag-iibayuhin ang aking trabaho sa Senado at pagtulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. I am familiar with your group because my son Brian is president of the Eagles ACMA chapter. And sabi ko nga, aking asawa ay
ay miyembro rin ng Philippine Eagles. Gustong-gusto ko ang shake hands ninyo. Ganyan, ganyan. At gusto ko rin yung ang inyong motto na service through strong brotherhood. Importante po ang kapatiran. Natutuwa rin ako. Nakasama ko sa miyembro dito ay siyempre ang ating Senate President na si Coco Pimentel, si Senator Jamie, at si Senator Manny Pacquiao. Dalawa doon ay taga Mindanao, si Senator Pacquiao, Senator Pimentel. Si Senator Pimentel, dating seatmate ko, eh ngayon Senate President na siya eh. So nakaupo na siya doon sa taas. Ngayon naman, ang seatmate ko, si Senator Pacquiao. Dalawang maton ang seatmate ko. Sa kanan, si Senator Lacson. Sa kaliwa, si Senator Pacquiao. Sabi ko, ano ba itong mga action na to? Talagang hindi ako iniiwan ito eh. Talagang mga FPJ pa rin yung mga katabi ko. Mabuti na lang ang nanay ko mahinhin. Kaya natuturuan ako kung paano kumilos. Dahil nung ako'y bata, napapaligiran ako ng mga kaibigan ng tatay ko. Pag kumakain nga kami doon,